Sandamakbak ang problemang pilit sinusolusyonan ng MMDA. Nandyan ang nakakainit na ulong traffic na mas pinalala pa ng lingguhang re-blocking sa EDSA. Perwisyo din ang baha sa ilang kalsada. Pero kung gaano karami ang problema sa katerbang diskarte na rin ang niluto ng MMDA para solusyonan ang mga ito. Ang tanong nga lang, naging epektibo nga ba ang mga ito? Kaugnay niyan, makausap po natin ng live ang sobrang busy hepe ng MMDA, si Attorney Francis Tolentino. Good evening po, Chairman Tolentino. Good evening po. Yan. Yes or no? Kamu na. Teka, naka-rubber shoes si Chairman para makitang kahit hating gabi, nagtatrabaho. First question, Chairman, sa inyong assessment, naging epektibo po ba ang proyekto ng MMDA at ano po yung pinakamalaking challenge na inyong hinaharap ngayon? Alin pong proyekto? Yung mga project niyo po ngayon sa traffic. Meron pong epektibo, meron pong dapat ipagpatuloy, meron namang dapat i-modify, merong dapat dagdagan. Mm. May dagdag na araw pa daw na kailangan ng DPWH, papayagan niyo po ba ito? Ito po siguro pagkatapos ng World Economic Forum. Okay. Kayo po ba yung natatraffic din? Opo. Anong pinakamalalang traffic na naranasan niyo? Kung ano po yung nararanasan din ng ating mga kababayan. Mm. Mm. Bigyan niyo ng halimbawa, ano yung pinaka-worst na dinaanan yung traffic? Noong yung Holy Week po. Mm. Ah! Wala ho kayo mga escort kapag matraffic, nakasingit kayo sa mga traffic? Umiwas na lang po ako noon sa papunta ng Manila. Uh-oh. Kasi yung EDSA noon ginagawa na southbound nung Miyerkules Santo. Okay. Oh, yes or no? Ate, may tanong lang akong Karen, kasi ito mainit na issue ito. Yung tungkol doon sa nangyari hong shooting spree. Kamakailan lamang, bakit po wala mga CCTV na nakakuha nung pagdaan po nitong mga nakamotorsiklong ito at wala hong mga MMDA nung mga panahon na yun? Di ba paggabi nandyan sila? Yung area pong yun, talagang wala kami. Yung Regalado area. Uh-huh. Hindi namin napopwestohan yun. Dito lang po kami sa bukana ng Commonwealth. Yung area pong yun ay wala rin po tayong CCTV. Mm-hmm. Kahit yung sa Commonwealth po, kung nangyari ito sa Commonwealth, na wag naman sana, meron pong CCTV dyan? Meron pong ilang areas tayo na CCTV, pero for security reasons, di namin pinipinpoint kung saan talaga yung lugar. Kumbaga, responsibilidad na yon ng local government? Mm-hmm. Would you say hindi naman, ng MMDA? Hindi naman po. Magkakatulong po ang kapulisan, mm-hmm, ang MMDA at ang local government. Mm-hmm. Pero by now, meron po bang plano, Chairman, na kasi medyo na-alarma po yung mga taga-Regalado, na magdagdag ho tayo ng mga traffic enforcer doon para kahit papano maging deterrent? Yung Regalado po ngayon, magkakaroon po ng may gagawin tulay doon, yung Regalado Bridge. Aha. So definitely, may maraming tao po doon dahil may mga flagmen po doon, mm-hmm, at maging ang DPWH, makakapuesto po ron. Mm-hmm. Okay, so yes ito, or no? Ito, may tanong galing Twitter. Sige. May silver lining po ba sa traffic natin? Kailan yung nakikita na mas magiging magaang ang daloy ng trapiko? Sinabi ko na po yan, walang silver lining, walang silver bullet. Lahat po talaga siguro, mga kailangan ng sakripisyo. Kasama po yan. Kasama po yan sa pagunlad natin. Kasama po yan sa pangangailangan na madagdagan yung kapasidad ng ating mga lansangan. Kasama po yan sa pagdagdag ng infrastruktura at pag-modernize po ng ating public transport system. So, matagal pa. Okay. Yes or no? Yes or no, tanong ko lang, Chairman, no? Totoo ba na nagkairingan kayo noon ni DPWH Secretary Rogelio Singson? Tungkol po saan? Pagdating doon sa re-blocking. Ang sagot po doon, ano po yan? Yes or no? Yes or no. Marubdob na no. No. Pero totoong sinisi niyo ba ang DPWH kung kaya't lumala ang traffic? Hindi po totoo. No. Kontento ba kayo sa performance ng DPWH nung nag-re-blocking? Kontento po. Pero yung sa mga ilang contractors, walang hunus dealing. Oo. Kailangan bang magpaalam ni Singson sa inyo bago mag-re-blocking? Yun po talaga yung patakaran. Opo. Okay. Kailangan po ba talaga ng re-blocking? Yes or no? Yun. Kailangan ba talaga? Talagang sa re-blocking tayo na ano? Ang makakasagot po nun ay DPWH. So alinlangang no. Aha. Sa tingin niyo ba, Chairman, may kumikita ho na taga-gobyerno dito sa mga road re-blocking na ito? Hindi ko po masagot. Palagay ko po, dapat ang sagot po nun ay no. No. Tatakbo ho ba kayo bilang senador sa 2016?
Nako po, mapagkumbabang hindi ko kayang sagutin ngayon. Pero ito ha, naka-record to. Tatakbo ka bang mayor ng Tagaytay after? Na, yes or no lang? After. After Pinoy's turn? 2016. Nabanggit ko po. So ano? Ano po? Yes ba or? Ang ganun dito. Talaga ma-delay sa anong so hindi pwede, hindi pwedeng alin lang ang no. You, ano? Makasakali. Ay, wala makasakali. So it's either senator or hindi, mayor. Hindi daw senador. Yes or no? Senator hindi or senador. Mayor? Senador sa 2016. Pa, eh. Yes or no? Hindi, yes or no lang, sir. Ang hindi ko masagot to. Eh. Kasi yung tatakbo po ako pero hindi ko alam kung anong posisyon. Sa local, kung congressional. Liberal o, party ba? Yes or no? Yes. Yun. O, yan lang ang yes na sinagot mo ng ano, ah. Tanong. Okay. Okay. May tanong rin dito, sige, meron ka bang legal naman wife? Yes or no? Medyo. Nasa Twitter eh. Oh. De, yung ano, yung, since nabanggit nyo na rin yung pagtakbo niya bilang mayor ng Tagaytay, ano po ba yung nakikita nyo? Hindi ho ba nagiging problema ho yung traffic dyan sa Tagaytay? Eh, since kayo po ang traffic czar ng Metro Manila, ironically, sa Tagaytay, napaka-traffic na ho. Ano mo ba nakikita niyong solusyon doon? Kailangan po madagdagan yung lansangan. Kailangan po yung ibang makababayan natin papunta ng Batangas ay gamitin po yung tern natin na Subo Road na hindi nagagamit ngayon. Kailangan po gamitin yung ibang lansangan galing Cavitex papunta ng Alfonso na hindi dadaan ng Tagaytay. Okay, mabalik tayo sa yes or no. Mas magaling ba kayong chairman kesa kay Binay Fernando? No. Bayani Fernando? No. Sino mas magaling? Mas magaling po siguro yung nauna sa akin. Si Chairman Binay? Opo. Okay. Yung mga predecessors. Opo, Fernando. Kasi yung pinagpapatuloy ko lang po yung magagandang ginagawa nila. Mm-hmm. Yung po mga ano, Chairman, yung mga high-rise buildings po sa Tagaytay, may mga nagre-reklamo po ro, no? Na natatakpan na raw yung magandang view ng Taal Lake. Ano po ba ang inyong plano ron? Since kapatid niyo po yung alcalde ron, ano po ang plano niyo para maiwasan po ito? Dapat po siguro mapasunod lang yung tamang zoning ordinance. Hindi po maging highly densify yung area at ma-focus lang sa ilang lugar na hindi naman makakataklob ng view at safe naman po sa mga naninirahan. Okay. Yung panghuli siguro yung sa track ban, Chairman, ano po ba ang plano dyan? Since magkakaroon po ng lifting nitong track ban during the World Economic Forum, ano po ang hanggang kailan po ito tatagal? Liwanagin ko po yung track ban. Nilift lang po yung track ban mula Pier hanggang NLEX, Pier hanggang SLEX, Pier papunta ng Cavitex using Ross Boulevard South. The rest, yung normal pong track ban regulations natin. So hanggang Martes lang po ito ng tanghali. After World Economic Forum, balik na po sa dati. Ang purpose lang natin at ng City of Manila, idiklag natin yung Pier na meron daw ngayon mahigit 30 mil na container vans na naka-imbak. All right. Thank you so much, Chairman Safe. Francis Tolentino. Thank you, sir. Wala na bang magiging shooting ang mga Hollywood movies dito? Yes or no? Yes or no? Oo nga. Merong, yes. Ano? Meron na? Meron po nakalinya. Hindi ko lang okay. Magiging busy na naman kayo dyan. Thank you so much, Chairman Francis Tolentino.